Kahit na anong bash ang gawin nyo sa akin, hindi nyo po ako kayang pigilan na tulungan ang mamamayan. Francis Leo Marcos, dilimitado pero challenge accepted. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin. Dahil sa biglaan at matinding pagkalat ng nananalasang sakit ngayon sa buong mundo, ay nahaharap sa pagsubok ang bawat nasyon para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. At isa na ang Pilipinas sa nakakaramdam ng krisis na ito. Ito na yata ang pinakamatinding krisis na nasaksihan ng ating bansa. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, marami ang nagrereklamo kung paano hawakan ng gobyerno ang sitwasyon. Pero teka muna. Noong panahon ng kapalpakan ng dating administrasyon sa paghawak ng mga biktima ng Yolanda, ay nagreklamo ba kayo? Napunan niyo ba ito? You have to understand, you are the one this. The president is an Aquino. So we just want to legalize this. Now, if it's not legalized, then okay, you're in charge and you have to. And that's it. Kloban at karating lugar lang ang matinding naapektuhan noon ng Yolanda, pero pumalpak pa ang dating administrasyon noon sa paghawak sa krisis. Kahit na wala nang makain ang mga tao doon at humihingi na ng tulong ang kanilang alkalde sa pamahalaan, pero bakit kailangan pahinga ng sulat bilang request para pumasok ang pamahalaan at ugunan ng pangangailangan ng mga tao? I don't see anywhere in the law that you need a letter, an ordinance from me for you to come in and do what you're doing. We kept begging for more help. In fact, I even asked the president directly the second time we met. Di ko po pinagbigyan. Tinanggal pa yung chief of police. As far as I know, the president is the president of the Philippines and he's also president of Tacloban City. Sana pumasok man lang sa inyong mga isipan ang sitwasyon nating kinakaharap ngayon ay hindi lang sa isang rehiyon ng bansa, kundi sa buong Pilipinas. Ginagawa ng gobyerno ang kanilang makakaya para matugunan ang ating mga pangangailangan, kung kaya't sana marunong naman tayong umintindi at huwag na tayong gumawa ng kung ano-anong mga issue upang siraan ang ating gobyerno. Sundin na lang natin ang panawagan ng pamahalaan upang mas madali nating masugpo ang sakit na ito. At nang makabalik na tayo sa mga dati nating pamumuhay, tama na ang crab mentality at sa halip ay dapat tayong magtulungan para makaahon tayo sa krisis na ito. Kung ayaw mo namang tumulong, ay mas nakakabuti pa na tumahimik ka na lang at huwag ka nang maniraban ng kapwa na nagmamalasakit at tumutulong sa mga nangangailangan. Sa paglabas ng sitwasyong to ay nalaman natin kung sino-sino ang may mga malasakit sa kapwa. Isa sa mga binabatikos at kinainggitan ngayon ng iba ay si Francis Leo Marcos. Biglang lumabas sa Facebook at YouTube ang lalaking nagpakilalang Francis Leo Marcos na walang humpay na tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi lang isa, dalawa o tatlong kilo ng bigas ang kanyang ipinamimigay, kundi ay tag-iisang kaban. Hindi lang sa mga mahihirap kundi pati na rin sa mga frontliners. Kakaiba ang estilo ni Francis Leo Marcos sa pamamahagi ng kanyang tulong. Kanyang ipinapakita ang daan-daang sako ng bigas na kanyang ipinamamahagi, kung kaya't marami ang nagkomento na mayabang daw siya. Bakit daw kailangang ipakita pa ang kanyang pagtulong? Ang sagot naman niya sa mga komento na yon ay para malaman ng ibang mayayaman at nang magkusa naman silang tumulong. Lalong nainis ang ilan nang magpalabas ito ng tinatawag niyang Mayaman Challenge, kung saan ay kanyang tinatawagan ng pansin ng mga politiko at mga mayayamang individual sa kanilang subdivision na magbigay naman ng kanilang tulong para sa mga mahihirap. Lumaganap ang Mayaman Challenge na inumpisahan ni Francis Leo Marcos at marami ang tumugon dito. Ito ang iilan sa mga kilalang tao na tumanggap sa hamon ni Francis Leo Marcos. Makagago, isa sa mga kinainisan at hinahangaan sa social media dahil sa mga pangdidis nito at real talk ng mga tira. Dati na ring napatulfo dahil sa kanyang mga alegasyon sa kapwa YouTuber. Tinanggap ni Makagago ang Mayaman Challenge ni FLM at nag-donate ito ng isang truck ng bigas sa Quezon City. Kahit wala pang krisis na ito, ay dati na ring namimigay ng tulong si Makagago sa kanilang lugar. Yo Marcos! Kala mo ba ikaw lang ha? Mate! Mayaman challenge accepted, God! Dahil ako, kasama ang pamilya ko sa Extreme House, kami ay mayayaman. At syempre, i-accept namin ang mayaman challenge. Isang buong crazy truck. Maraming bigas. Danny Ramos, artista na kumasa rin sa Mayaman Challenge at nabahagi ng bigas at mga dilata.
Danny Ramos po, yung artista, yung aktor, isang magaling na aktor, tinanggap niya yung challenge ko. At talaga naman pong wala akong masabi kundi salut, mabuhay ka. Zaito, isa sa mga haligi ng Flip Top, hindi nagpatalo sa mayaman challenge at namigay ng bigas at saging. Sir Francis Leo Marcos, what? Mga kaibigan, sinagot ko na challenge mo. Erson, isang YouTuber, kumasa rin sa mayaman challenge at nabigay ng bigas, kamatis, itlog at dilis. Kabay, may guest po tayo ngayon, ang Lodi ng Bayan, si Mr. Francis Leo Marcos. Ani Uro, isang radio personality na tumanggap sa Mayaman Challenge at ibinamahagi niya ang kanyang nakuhang ex-deal sa mga produkto na kanyang iniindurso sa radio. Po si Gani Oro at ito po yung ex-deal products ng Yamang Bukid Turmeric Tea na aking ina-advertise sa radio. Ipamamahagi ko po ito ng libre sa mga tao. Sinamahan ko na rin ng konting dilata, bigas. Basta yung mga kayanan ko lang po, Pansit Canton, balik ko naman, may matutulungan na po tayo yan. Kahit hindi mayayaman ay tinanggap rin ang Mayaman Challenge ni FLM at namahagi ng kanilang tulong sa mga higit na nangangailangan. Mimigay namin sa mga kasamahan po namin sa aming kapilya na walang-wala. 15 box po yan, mamimigay po namin sa mga frontliner po yan. At meron po tayo mga bungee bar na 15 box din po. Boss! Francis Leo Marcos, challenge accepted, boss. Although na hindi ako milyonaryo, bilyonaryo na kagaya nyo, ito, may konti kaming higom, patuloy kaming nagre-repack para ipamigay sa mga kapitbahay namin na talagang higit na nangangailangan. At kahit hindi man naging bahagi ng Mayaman Challenge, may mga vloggers, artista at politiko na patuloy na namamahagi ng kanilang malasakit sa kapwa. Ito ang iilan sa kanila. Senator Manny Pacquiao, maliban sa hindi mabilang ng mga tulong na kanyang binibigay sa mga mahihirap, ay nagdonate ito ng 700,000 pieces na bilang ng mga face masks para sa mga frontliners at kapulisan. Ito, mamimigay natin ng mask ay makakatulong ito ng laki para sa ating mga frontliners, ng mga PNP, EMP, MMDA, DOH. Vice President Lenny Robredo na nawagan ng Vice Presidente sa mga private sectors sa tumulong para sa mga mamamayan na apektado ng sakit at para sa dagdag ng mga kagamitan para sa mga frontliners. Pero ito ay minasama ng isang PACC Commissioner na nagngangalang Manuelito Luna na gustong paimbestigahan ng Vice Presidente dahil daw sa nagkukumpetensya ito sa gobyerno. Akala siguro ng Commissioner na matutuwa pa ang Presidente sa kanyang hakbang. Pero iba ang nangyari. Sinibak ng Pangulo sa PACC si Luna dahil para sa kanya, tama lang ang ginawa ng Vice Presidente. Si Lenny was calling the private sector na magtulong, maghingi siya ng tulong. Tama yan. Maghingi ka ng tulong sa kapwa mo tao. May tao ako na abogado sa PACC Commissioner Manuelito Luna, gusto niya na ipa-imbestiga si Lenny kung bakit nag-solicit. Anak ko. Kaya ako nung narinig ko, sabi ko, fire him. Angel Oxin, isang truck ng mga bigas, noodles at dilata ang pinamahagi bilang tulong maliban sa mga tents na kanya nang ipinamigay noon. Pokwang, namigay ng mga sandwiches sa mga frontliners, namigay rin ng bigas, gamot at dilata sa kanilang lugar. Kahit na ganito na ang kanyang ginagawa pero hindi pa rin ito nakaligtas sa mga pangbabash ng iba sa kanya.
Basel, isang vlogger at may YouTube channel na Hungry Syrian. Hindi pa man nananalas ang sakit na ating kinakaharap ngayon, ay dati nang tumutulong si Basel sa mga Pilipino. Nang mag-lockdown ng Metro Manila, ay hindi niya pinabayaan ang kanyang mga trabahador sa kanyang restaurant at sila ay binigyan niya ng kanilang mga pangangailangan. Mapahanggang ngayon, ay patuloy pa rin ang pagtulong ni Basel sa mga Pilipino. Alex Gonzaga, nagparating rin ng kanyang tulong sa mga tao sa kanilang lugar. Sila pa mismo ng pamilya niya ang nagripat ng mga goods na kanilang ipinamahagi. Vice Ganda, nawigay ng groceries sa Barangay Paligsahan at Barangay South Triangle sa Quezon City. Maliban sa mga groceries, ay namigay rin ng mga medical supplies si Vice sa apat na mga hospitals. Faye Balcabal, isang YouTuber, namigay ng bigas sa kanilang lugar bilang tulong sa mga napiktuhan at bilang pasasalamat na rin dahil sa mga natatanggap niyang blessing sa buhay. Zebi Haraki, isang YouTuber na hindi nakalimot sa kanyang mga kababayan sa Cavite na nangangailangan ng tulong ngayong panahon ng krisis. Ivana Alawi, isa sa may mga pinakamalaking kinikita sa pagvavlog dito sa Pilipinas. Ang hindi rin nakalimot na tumulong sa kapwa, namigay si Ivana ng groceries sa mga nangangailangan at nag-pledge pa na ang kikitain niya sa kanyang video na Car Wash Girl ay kanyang idudonate para sa mga taong nawalan ng trabaho. Hindi na mahalaga kung sino nga ba talaga si Francis Leo Marcos. Hayaan natin na ang kinauukulan na ang tumugon sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya kung totoo man ang mga ito. Sadyang hindi may pagkakailan na napakalaki ng kanyang naitulong sa kapwa sa panahon na halos lahat tayo ay nangangailangan ng isang tulad niya na handang magmalasakit at tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Hindi kayabangan ang ipakita sa iba na ikaw ay tumutulong kung ang hangarin mo ay para manghikayat ng ibang may kaya sa buhay na tumulong rin sa mga nangangailangan. Sa lahat ng mga tumulong kahit sa anong bagay man, basta't nakakapagpagaan ang pamumuhay ng kapwa natin ngayong krisis, maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan.